Kahit mga bata pa sila, binahal na ng taos puso ni Amy si Derek. Ito ang inspirasyon ng dalaga sa kanyang pag-aaral. Ngunit isang araw, ay bigla na lamang nagpaalam ang binata sa kanya na maninirahan na sa ibang bansa. Kailangan daw na putulin na nila ang kanilang relasyon dahil ayaw nitong umasa siya sa pagbabalik nito. Masakit, pero pinilit niyang kalimutan ng binata. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon sa pagitan nila. Ngunit hindi niya inasahang babalik ito at pilit na makikipaglapit ulit sa kanya. Maniniwala pa ba siya rito? Gayong minsan na siyang nagawang saktan ng binata. Chapter 1. Napabuntong hininga si Derek pagkatapos maisara ang pocketbook na hawak niya. Matagal nang naimprenta ang maliit na aklat na yon. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang nilalaman nun. Sa loob ng halos 10 taon, ikasama na niya ang aklat na yon kahit saan siya magtungo. Matatawag niyang Lucky Charm ang librong yon. Hindi rin niya hinahayaang mahawakan ng kahit na sinong paborito niyang libro. Ilang beses na niyang nabasa yon. Ang pinakapaborito niyang bahagi ro na yung unang pahina kung saan naroon ang dedication ng may akda. And every time he read the pages, he always felt a lump forming on his throat. He felt guilty to leave a woman who loved him so much. Isang katok sa pinto ang pumukuha sa kanyang atensyon. Kaagad na iniluwa niya ng mukha ng kanyang talent manager. Pinapormal niya ang kanyang aura nang makalapit ito. Hinihintay ka na ng fans mo? Anito. Sandali na lang, Jed. Sagot niya rito. Malaki ang magiging epekto ng desisyon mo. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong nito. Sigurado na ako sa desisyon ko? Sige, hindi naman kita mapipigilan. Sumunod ka na lang sa stage. Everyone's waiting for you. Pagkasabi niyo ay lumabas na to ng dressing room. Siya naman ay muling binasa ang unang pahina ng aklat na hawak niya. Nang matapos ay saka siya nagpasyang lumabas na. Samantala, napakunot noon naman si Amy. Nang magising, sa ring ng kanyang cellphone. Noong una, ay pinilit niyang ignorahin yon at nagpatuloy siya sa pagtulog. Ngunit nang magpatuloy yun sa pagtunog, ay wala na siyang nagawa kundi ang sagutin ng tawag. Hello, sino to? Bungad na tanong niya. Hindi na niya nagawang tingnan ang screen ng cellphone dahil sa labis na antok na nararamdaman. Maging ang boses niya inaantok pa rin. Amy! Si Cesar to, asan ka? Ganding tanong nito. Nagtaka siya. Ang aga namang mambulahaw ng best friend niya. Ngunit nang mapatingin siya sa wall clock ay nagulat siya na makitang alas 7 na pala ng umaga. Isang professor si Cesar na sa dati niyang eskwelahan. Minsan sa isang linggo ay nakikita sila upang gumimik. Cesar had been her best friend since college. Dapat ay oras na napagtuturo nito. Gaano ba kaimportante ang sasabihin nito at nagawa nitong ipagpaliban muna ang pagtuturo? Nandito sa bahay, bakit ba? Sagot niya. Turn your television on. Anito. Why? Wala pa siya sa mood bumangon. 3 oras pa lang kasi ang naitutulog niya. Weird talaga ang sleeping habit niya ngunit matagal na niyang nakasanayan ang gawain yun. 4:00 na madaling araw siya natutulog at hapon na nagigising. Huwag ka na magtanong, Amy. Sumunod ka na lang. Wika nito sa maotoridad na tinig. Napilitan siyang bumangon dahil sa sinabi nito. Tumayo siya at binuksan ang TV na nasa tapat lang ng kanyang kama. Saka muling humiga sa kama. Ano bang channel? Tanong niya rito. Sinagot naman siya nito. Balita pa lang ang palabas ngayon sa TV. Masyado pang maaga, ano bang meron doon? Bakit ba ang dami mong tanong? Basta ilipat mo na lang ang channel. Wika nito. Pero wala namang bago sa binabalita ah. Tungkol kay Dingdong at Marian pa rin? Yun ang nabungaran niyang balita ng ibahin niyang channel. Wala naman siyang hilig sa showbiz news. Sira, hindi yan, maghintay ka lang.
hindi siya interesado sa ipapakita ng kanyang kaibigan. Gusto pa niyang matulog upang maipagpatuloy ang naudlot niyang panaginip. Muli sana niyang ipipikit ng kanyang mga mata nang makita niya sa telebisyon ang isang pamilyar na mukha. Para nagising hindi lang ang kanyang diwa, kundi maging ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Napabangon siya mula sa pagkakahiga. Umupo siya sa dulo ng kama upang makita at marinig ng malinaw ang anumang ibabalita ng host. I would love to thank everyone for giving me 8 great years of my life in the music industry. Without your support, I would not be facing you now. Music is my first love, but I want life. I've traveled all around the world to search for it, but I still haven't found it. Don't get me wrong. I'm happy playing guitar for people. I'm happy to see you enjoy the music I make. But I feel like I'm incomplete. I want to find the missing piece that would make me whole again. I love music and all our supporters, but I have to do this. My decision would surely disappoint my fans. I'm sorry for that. Our next song number would be our last song in this concert. I would also be the last song that I'd be playing with my band. I'm leaving my band and going home to search for my life. What the hell was that? Automatic ang tunong ng kanyang isip. Ayon sa balita, ay isang international celebrity ang aalis sa banda nito upang tuluyan ang manirahan sa Pilipinas. She was stunned to see Derek Organo on screen saying his farewell speech and his fans goodbye. Isang malaking balita yun at yak na gumulat sa buong mundo. Best friend, are you still there? Narinig niyang sabi ni Cesar mula sa kabilang linya niya. Nawala sa isip niya, nakausap pa nga pala niya to. Masyado kasing natutok ang kanyang atensyon sa kanyang pinapanood. Kailan mo pa nalaman na uuwi na siya? Naitanong niya rito. Nakita ko na yan kagabi sa late news. Tatawagan sana kita kagabi. Kaso baka magalit ka. Ayaw mo pa namang nagpapaistorbo kapag nagsusulat ka. Saad nito. Bakit siya uuwi? I want to find the missing piece that would make me whole again. Sabi ni Cesar na ginaya ang pagkakasabi ni Derek sa linyang yon. Parang hindi siya si Derek. He used to be a happy-go-lucky person. Bihira ko magseryoso siya, bakit bigla naging dramatic actor yata siya? Nagtatakang sabi niya. Hey! Kaya ko lang pinaalam sa'yo na uuwi na siya sa Pilipinas. Eh para aware ka naman at hindi para umasa ka na ikaw ang dahilan kaya babalik siya. Ano ka ba? Wala naman ako sinasabing ganun. Teka, wala ka pa ba sa school? Tanong niya para malihis ang topic nila. Nandito na ako sa school, pinagawa ko lang ng seat work ang mga estudyante ko, kaya natawagan kita. Loko-loko ka talaga. Bumalik ka na nga sa klase mo. Sa sanday nilang tayo mag-usap. I'm still sleepy. Thanks for the info. Bye. Uwi ka niya sabay pindot sa end button ng kanyang cellphone. Ayaw na niyang humaba pa ang usapan nila upang hindi na ito makapagtanong sa kanya na kung ano-ano. Alam niyang hindi na siya makakatulog. Pagkatapos niyang malaman ng lahat, bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nagtimpla siya ng hot chocolate at saka nahulog sa malalim na pag-iisip. Derek was so special to her. So special that he was the only person who broke her heart. Hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling ang puso niya tinurog nito. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay galit pa rin siya rito. Yun din ang dahilan kung bakit naglagay siya ng malaking pader sa kanyang harap upang walang makalapit sa kanya. Walang sino man na makakapanakit sa kanya kung ipagpapatuloy niya ang pagiging mailap sa mga lalaki. Si Cesar lang ang tinuturing niyang kaibigang lalaki. Natuto na siya na maghiwalay sila ni Derek. Ayaw na niyang maulit pa ang nangyaring yun. Samantala, lumingili nga si Derek nang makababa siya ng eroplano. Tulad ng inaasahan niya, pinikaguluhan siya ng mga fan at reporter. Mayat maya ang pag-flash ng kamera ng mga to. Muli niyang inilipot ang tingin sa hayon ng mga tao. Then he saw a familiar face walking towards him.
Pinigilan ito ng isang gwardiya, ngunit sininyasan niya ang gwardiya. Nahayaan na lamang ito. Hi! I'm glad you're here. Wika niya kasabay ng abotengang ngiti. He sucked his breath in as she faced him. Amy still looked beautiful even after all these years. Really? Sarkastikong balik nito sa kanya. Hindi naglipat sandali ay naglanding na sa kanyang mukha ang palad nito. Are you still glad I'm here? Pagkasabi niya, kagad na siya nitong tinalikuran. Marahil inabigla rin ang mga tao nakasaksi sa pangyayaring yun, kaya hindi rin nakareact ang mga to. Sino nga ba naman na mag-aakala na pagbaba niya ng eroplano ay may magandang babaeng lalapit sa kanya upang sampalin siya? They were obviously shocked because of what they had seen. Napangiti na lamang siya habang nakasapo sa kanyang pisngi. Hindi isang sampal lang ang inaasahan niyang matatamo mula rito. He was expecting more painful punishment from her. And he deserved it anyway. Wala na si Amy sa kanyang paningin na muli mag-aingay ang mga tao. Lalo siya pinagkaguluhan ng mga reporter dahil sa nangyari. Sir, gusto niyo bang habulin namin yung babae? Tanong sa kanya ng isang gwardiya. No. Alam ko kung saan siya makikita. Sagot niya. Derek, sino siya? Tanong naman ng isang reporter. Yun din ang tanong sa kanya ng iba pang reporter. Hindi na niya pinagkaksayang sagutin ang mga to. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa sasakyang naghihintay sa kanya. Mabilis naman na nilisan ni Amy ang airport. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit nagtungo pa siya roon upang salubungin ang pagdating ni Derek. She received a letter from him 2 days ago. Nakalagay roon ang araw at oras ng paglapag ng eroplanong sasakyan nito. Napailing na lamang siya nang maalala ang nakalagay sa sulat nito. Gusto nito sanang siya ang unang makita nitong kakilala pagdating sa Pilipinas. He was crazy for thinking she would be there. But she never knew. She was crazier for going to the airport to see him. Sa loob ng 2 araw ay pinilit niya ang sarili na hindi pansinin ang natanggap na sulat. Pero hindi niya kayang ignorahin ang nararamdamang excitement ng puso niya. Talaga bang bumalik to ng bansa para sa kanya? Kung oo, bakit ngayon lang? Yun ang gusto niyang malaman kaya siya napilitang salubungin to. Ngunit na naig ang pagiging Amazona niya at nasampal ito. Huli na nang ma-realize niya kung ano ang nagawa niya. Kaya kaagad siyang umalis sa lugar na yon. Mabuti na lamang at walang nakasunod sa kanya dahil mabilis ang ginawa niyang pag-alis. Hindi nga lang niya alam kung nakuhanan siya ng kamera. Ngunit wala na siyang pakialam doon. Ang dapat niyang problemahin ay ang muling pagbabalik ni Derek sa Pilipinas. Siguradong malaki ang magiging epekto nito sa buhay niya. Pero pinapangako niya sa sarili na hindi na siya nito muling masasaktan. 12 years ago. Amy, may bisita ka! Napadilat siya ng mga mata pagkarinig sa pangalan. Ang boses ng kanyang lola ang pumutol sa pagsisesta niya. Pagkarinig pa lamang niya sa 4 na salitang yun, ay kaagad na dumali ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Nang bumangon siya at itapak ang kanyang mga paa sa sahig, ay napangiwi siya sa biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Tila mabubuhay siya sa kanyang kinatatayuan. Inignora na lamang niya ang kakaibang pakiramdam na yon na bumalot sa kanyang katawan. Saglit niyang inayos ang sarili bago lumabas ng silid. Dumiretso siya sa hardin kung saan naroon ang kanyang bisita. Derek! Tawag niya rito. Nakaupo to sa bangko na sinadya para maging pahingahan. Inaasahan niya ang pagdalaw nito sa kanya sa araw na yon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panginginig ng tuhod niya. Lalo na nang makita to. Good afternoon. Bati nito sa kanya na makalapit siya. Kumusta ka na? Tanong niya. Mabuti naman, nakapag-enroll na ako. Ikaw? Nakapag-enroll na rin ako. Tumataba ka yata? Punan nito sa kanya. And she gave him a mocking laugh. Alam niya walang nagbago sa timbang niya at siya pa rin ang patatot na Amy na nakilala nito 3 taon ang nakalilipas. 15 years old na siya ngayon. Pero marami nagsasabing mas bata siyang tingnan sa totoong edad niya.
May kapayatan kasi siya at limang talampakan lang ang kanyang taas. Hindi kaputian ang kulay ng kanyang balat, ngunit hindi rin naman masasabing maitim. Bagaman payat siya, ay hindi siya flat-chested at hindi rin flat ang kanyang pangupo. Pero sa tingin niya, exaggerated lang ang mga taong yun. Kahit paano'y mukha naman siyang high school student. Marami rin nagsasabing may itsura siya. Next time, gusto kong sabihin mong sumisexy ako. Wika na lamang niya. Inilabas niya ang gitara ng pinsan niya at hinayaan itong tumugtog. Marunong siyang mag-gitara ngunit di hamak na mas magaling to sa kanya. Pinakinggan niya ang pagtipa nito at pakiramdam niya hinihipnotismo siya ng musika nito. Madali siya magkagusto sa mga lalaking musikero. Yung siguro ang dahilan kung bakit napalapit siya kay Derek. Hindi niya akalaing ang lalaking kaharap niya ngayon ay mapapalapit sa kanya. Napangiti siya nang maalala mga unang taon na naging magkaklase sila. Best friend, paano ba i-solve to? Tanong sa kanya ng kaklaseng si Glenn Paul. Lihim siyang napangiti. Madalas sinungungopya lang ito sa kanya tuwing may seat work sila. Ngunit ngayon ay nagpapaturo na ito sa kanya. Ganito yan. Ipinaliwanag niya kung paano gagamitin ang formula. Second year high school pa lamang siya. Transferi siya sa eskwelahang yun. And she used to be an honor student in her old school. Nang lumipat siya ng paaralan, ay iniligay siya sa lower section. Nainis siya nung una ngunit sa huli, ay natanggap din naman niya. Na maghiwalay ang mga magulang niya ay pinili niyang manirahan sa bahay ng kanyang lola, ang ina ng kanyang ama. Ang daddy niya ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia habang ang mami niya nasa Maynila. Mataas ang expectation sa kanya ng mami niya at nahihirapan siyang abutin ang mga yun. Gusto nito maging valedictorian siya kapag nagtapos siya ng high school. She wanted to enjoy her teenage years, kaya siya lumayo. Mabuti na lang at hindi ito tumutol. Malaki ang public school na pinapasukan niya, kaya marami siyang kakompetensya. Ngunit sa halip na magpursigi upang mailipat siya sa pilot section, ay nakipagsabay na lang siya sa mga bagong kaklase niya. Hindi niya sinabi sa mga to na honor student siya. Naging mabait siya sa mga kaklase niya. Sa kanya lumalapit ang mga to kapag may hindi naintindihan sa tinuturo ng guro. Siya rin ang walking dictionary ng mga kaklase niya. Nagpapatulong din ang mga to kapag may report sila. Hindi niya pinagdadamot ang karunungan niya. Hanggang may maitutulong siya ay binabahagi niya yun sa mga to. Wala na siya sa pilot section. Hindi na niya kailangan ma-pressure sa matatalino niyang kaklase. Hindi niya kailangan magsunog ng kilay upang hindi siya malaglag sa honor roll. Naging masaya siya sa bagong mundong kinakalagyan niya. Nararamdaman niya ang kaligayahang dulot ng pagiging normal na mag-aaral. Hindi man niya masyadong sineryoso ang pag-aaral, hindi naman niya yun pinabayaan. Nang minsan makakuha siya ng 74% sa isang exam, eh hindi siya nalungkot. Hindi tulad ng nasa pilot section pa siya. Ang 26% ibinigsak niya ay katumbas ng bahagdan ng kasayahang hindi niya pinagdamot sa kanyang sarili. Amy, patulong naman dito. Ang sabi naman ni Mylene ang pinakamagandang kaklase niya. Kahit sinong lalaki check na magkakagusto sa babaeng to, hindi lang to maganda, mabait at malambing pa. Kagad naman niya tong dinaluhan at tinulungan na isolve ang equation. Nang matapos niyang sagutin ang katanungan ng mga kaklase niya, ay pinagtuunan niya ng pansin ang sariling papel. Mabuti na lamang at hindi ganun ka-stricto ang guro nila, kaya hindi siya napapagalitan. Malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa, nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. Best friend, pakopya naman. Wika sa kanya ni Derek. Hindi kita best friend. Mataray naman na sabi niya sa lalaki. Napalakas yata ang pagsasalita niya dahil nakita niya nakatingin na sa kanya ang mga kaklase nila. Nginitian lamang siya ni Derek at tumalikod na. Lihim na pinagalitan niya ang kanyang sarili. Naipahiya niya to sa harap ng buong klase. Hindi naman niya sinasadyang tarayan to. Hindi lang kasi niya magustuhan ang tinawag nito sa kanya na best friend. Dahil hindi nang tawag sa kanya ni Glenn. At hindi lang dahil nakokopyan siya nito kundi kaklose talaga niya to kaya ayos lang sa kanya. Sa section nila ay apat ang tumuturing sa kanyang best friend
at hindi kabilang doon si Derek. Pakiramdam niya ay pang-uutulang ang pantawag dito sa kanya ng best friend. Hey! Natulala ka na riyan. Sabi ko, ikaw naman ang tumugtog ng gitara. Ang mga katagang yon ang pumuko sa atensyon ni Amy. Kanina pa pala siya kinakausap ni Derek ngunit hindi niya ito naririnig. Tinignan niya ang iniabot nito sa kanyang gitara ngunit hindi siya nagsalita. Bakit hindi ka nagsalita? Sino bang iniisip mo riyan? Ako ba? Tanong nito na nakapagpatawa sa kanya. Oo, ikaw nga. Abot tenga naman ang ngiting ibinigay nito. Hindi nga siguro niya pwedeng maging best friend si Derek. She was hoping that he would be her boyfriend. Hindi nga lang maaari yun dahil hindi pa sa ngayon. Nang mapagod ito sa pagigitara, ay niyaya niya tumaglakad-lakad sa labas ng bahay nila. Pinaunlakan naman siya nito. Palubog na ang araw nang mapagod sila at maisipang umuwi. Kailan na balik mo sa Maynila? Tanong sa kanya ni Derek nang makabalik na ulit sila sa bahay ng kanyang lola. Kapag nakuha ko na yung requirements natin doon sa dati nating school, kailan mo ba makukuha yun? Sa Wednesday. Nakita niya ang biglang paglungkot ng mga mata nito. Kaya kaagad niya dinigtungan ang kanyang sinabi. Pero kung iimbitahan mo ako sa birthday mo, sabihin niya silang ako uuwi. Bigla naman nagliwanag ang mukha nito sa kanyang sinabi. Umuwi lang siya sa malolos dahil sa isang dokumentong kukuhanin niya sa eskwelahan na dati nilang pinapasukan. Ang bilis sa kanya ng mami niya. Kapag nakuha na raw niya yun ay kaagad na siyang umuwi. Sa Webes pa ang kaarawan ni Derek. At tatlong tulog na lang iyon mula sa araw na to. Oo naman, susundin kita rito sa Webes. Nakangiti na uli nito. Ayos lang ba? Baka naman napipilitan ka lang. Kunwari niya may nagtatampong sabi niya. Hindi, gusto talaga kitang makasama sa birthday ko, Amy. Saglit pa sila nagkwentuhan bago to nagpaalam sa lola niya. Inihatid niya to hanggang sa kanilang gate. Na bumalik siya sa kanyang silid, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Yun ang unang pagkakataon na nakita sila pagkatapos ng graduation ball nila. Doon sila naging malapit sa isa't isa. Buong gabi silang magkasayaw. Bagaman naging magkaklase sila ni Derek sa loob ng tatlong taon, ay hindi sila gaano naging malapit sa isa't isa. Pagkatapos na itong mapahiya nang hindi sinasadya noong second year high school, ay hindi na ulit ito nagtangkang lumapit sa kanya at nagtanong ng tungkol sa leksyon nila. Sa kabila noon, ay nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan nilang dalawa. Nakikipagbiruan pa rin ito sa kanya at nakikipagkwentuhan. Madalas pa rin siya nitong batiin tuwing papasok siya sa classroom nila. Bihirang mahuli sa klase si Derek at hindi rin ito lumiliban. Hindi ito gaano katalino, ngunit masikap ito. Isang bagay na kinatutuwa niya sa lalaki. Noong graduation ball nila, iniyaya siya ni Derek na magsayaw. Pagkatapos hindi na siya nito hinayaang makaalis sa tabi nito. But she had to admit, she enjoyed his company. Napangiti siya nang maalala kung paano siya isinayaw ni Derek nang magbago ang kantang pinatugtog ng DJ. Mula sa maharot ay napalitan iyon ng isang sweet na musika para nag-aalangan pa itong hawakan siya. He held her by the waist with trembling hands. Siya naman ay walang mali siyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Hinapit siya ni Derek palapit sa katawan nito at naramdaman niyang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Bigla ay na-cautious siya dahil magkadikit na ang mga katawan nila. Naaamin niya ang palalaking pabango nito maging ang maiinit na hininga ng binata. Namalaya na lamang niya ang sarili na isinasandig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi na niya napapansin ang mga nasa paligid nila. Pakiramdam niya ay sila lamang ni Derek ang naroroon. Nagluhan siya sa kanyang nararamdaman. It was the first time she ever felt this way. Siguro ay dahil yun ang unang pagkakataon na hiyanayaan niyang isang lalaki na mahawakan siya sa ganung paraan. Nagtaka rin siya sa sarili kung bakit hinayaan niya itong maging malapit sa kanya. At dito muna po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 2 ng kwentong The Forgotten Love.
Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kang updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!